guys! Ito po, Buhay, Probinsya. Sa barrio, sa lugar po ito ng aking lola. Sa San Vicente. Mga gamit nila. Hindi ng pagkabuhay. Itong nipahat na to, ginawa lang ito nila papa. Ayan yung nipahat. Nipahat that was built by my father, my brother, and my uncle. And then some mother also. Okay. Ito po yung lupa nila, mama. Mula doon, ayan si mother. Ito yung dragon fruit na tanim nila. Ayan si papa. Hi, Kali! Kaling makulit si Missy. Si Pong Lamig. Kasi yun ang lola ko. Ayan po. Ayan dyan. Bahay ng lola ko. Antique na po yan. Heritage home. Kaso, dinagdagan ng ibang mga ano. Bahay. Ayan. Hi, Uno. There's Uno. Another dog of us. Japanese speech po yan. Ayan. Ayun yung dalawa. Nagsiswimming sila. Actually, yung water po dyan, binomba-bomba namin. Tulong-tulong kami. Kasi ang mahal-mahal na ng tubig ngayon. Kaya dito kami nag-swimming sa bahay ni Lola. Sa lupa ni Lola. Para, sorry sa mga sinampay. Dito kami nag-swimming para po yung tubig na babayaran mura lang. Ay, wala nga, libre eh. Yan, yung dalawang swimming sila. Enjoy sila. Ayan, lupa pa po yan ng lola ko. Ayan yung mga kapitbahay ng lola ko. Ayan yung papa nila. Mama, nila nanay. Ayan yung lola ko. Nanay! Bingi-bingihin na po yan. Kaya pasyensya na. Ayan po yan. Kaya, ayan, sa lola ko pa din po yan hanggang dun. Hanggang dun. I-zoom in natin. Hanggang dyan. Ito pa rin ang aking lola. Right? Ang daming sinampay si nanay. Ayan. Oh. Actually, ito, tinaayos nila ng aking mga kapatid kasi nasira ito nung nagbagyo dito nung malakas. Forget anong ninong bagyan. Basta malakas din. Pero hindi naman kami total yung naatamaan. Pero sobrang lakas niya nasira. Ngayon, ginawa ng mga kapatid ko, pinaayos nila para sa lola ko kasi kawawa naman. Hindi pa nga po tapos naayosin pa po ito. Paunti-unti lang po muna kasi syempre yung budget. Okay. Kailangan bumbi-bumba-bumba po dito. Pasokin natin yung bahay, loob ng bahay ng lola ko. Ayan. Nanay! Oh, ayan. Ayos na siya. Unti-unti pong pinapaayos yan. Ayan yung CR. Ayos na din. Dati sa labas yung CR. Tapos wala po, Nay. Eto, dati may underground yun bahay ni nanay. Meron dyan dati mga antique na gamit. Yung violin ni Lolo. Kaso wala na, inanay na yun, nasira na. Dito, social dito. Kahit barrio po, o ano tong sa bahay ng lola ko, meron silang generator, talo kami. Kasi yung uncle ko, mapera yun. Binata, matandang binata, kaya
kung ano, alok, di ba, mayroon pang ganyan. Galing naman yung kalakuya. Galing Dubai. Look naman, yan po, yung loob ng bahay. Sobrang sira-sira na, pero soon, papaayos namin. Papaayos nila ko yung mga kapatid ko. Ay, poging lamig. Kasi po yan ang uncle ko. Dito kami dati naglalaro. Tapos dati dito, nalusot kami dito. Ba, dito dyan. Nalusot kami dyan. Sabi mo na kami. Diba? Sa dikit ng bahay na to. Kompleto yung sa gamit. Ayos, inuunti-unti lang po yan. Ito naman, cord hanggang uncle ko. Sorry, medyo magulo. Yan, dito po. Medyo magulo siya na. Ganun, kasi dalawa lang sila dito ni nanay. Si uncle, may trabaho din na sa sideline. Yan, lola ko matanda na kaya ganun. Ha? Yung mga old pics. So, antique. Antique pictures. Si mama sa si uncle. Nandito ako, syempre. Oh, ayan ako. Look. Sa abay nito. Elementary days. Kapatid ko si Nico nyo. Pau-pau, nasa Dubai. Me again. It's me again. And papa. And me again. High school, kinder to. Si Joy Bonsoro kapatid. Yung ibang malabo na eh. Yan. Ang Paolo. And it's me again. Pinakamarami yata picture ako. Ayan. Sobrang antigo na po yan. Wala pa kasi pera. Kaya kaunti-unti pinapaan. Yung bintana noon. Yan yun yung unang panahon na bintana. Ito nyo po. Niligyan na. Alright. Diba? Sorry din sa picture. Ito, kwarto ng aking lola. Dito, noon, sabi ng mother ko, noong pumunta sila dito ng bata pa yung kuya. Something creepy. Yung kwento dito, creepy po. Pumunta sila dito, naundo sila mama doon, banda sa labasan ng gate. Tapos, papunta sila, papakasok sila dito sa loob ng compound, ng lola. Oh. Tapos, nagkaway sila doon sa may bintana, akala nila si lola. Itim daw na babae. Pero hindi din naman nagkaway yung babae. Tapos, pagpasok nila, nasa baba yung lola ko. Sabi ng mother ko, akala ko nasa taas ka. Sabi ng lola ko, nasa baba lang, hindi daw, nasa baba lang daw siya. Yung pala, iba yung nakita nila mama. Meron po ditong antre. Pero mabait naman, hindi naman po siya nakikialam. Kasi if ever nakikialam siya, every punta namin dito, pinakalaman na kami. And yung lola ko, ayoko. Baba na po tayo. Tapos na tayo mag-tour sa bahay ng aking lola. Kita nyo, hindi pa yung ayos. Yan tayong pang-aayosin dyan sa bahay ng lola. Kailangan kasi malaking pera. Kaya po, unti-unti inaayos po pag may perang sobra. Papaayos. Nay! Hi! Binibingihin na po yan eh. Hi! Hi ka, hi! Hi! Sabi mo hi! Alin na yan? Bubuksan mo?
Ngayon, okay na yan. Bukas na. Masan ka po? Marinis po siya ng isda. Ganyan siya. Pag inuwi namin siya doon sa amin sa daet, inuwi namin siya sa daet, hindi siya natagal doon. Ayaw niya kasi doon, kasi wala doon siyang ginagawa. Gusto niya po. Ang gusto niya po ay laging naandito kasi iniisip niya marami dininisin dito, wawalisin. Ganon. Pag matatanda na talaga, ayaw nang alis sa sarili nilang bahay. Ganon sila. Okay, that's all for now, guys. It's my first time to do a vlog like this. Pasensya na kung namamali-mali akong mga sinasabi. Pasensya na rin kung maguli mo, bahay. Ayun. Dito po ito sa San Vicente. San Vicente Camarines Norte sa lola ko. Thank you for watching, guys. Bye. Dahil malaki-laki pa. Hindi ko alam kung ano ko. Ole. Kasunod yung pool na talagang totoo. Ano pa lang sasalang mo dyan, ha? Ay, isda. Ano ang pagkagawa niya? Ano ni, ano? Alumoy. Yung ginawa ni Kels ang barbecue. Dinamat na, binaba daw ng 4 na oras sa ano? Tidbits, ano? Tidbits? Pineapple, tidbits. Kala mo yung lumoy. Pakakan nyo aso. Hindi naman lugod, grabe lang. O ano, kalayo. Kinain daw kasi yun, yung kanina niluluto. Kaya nyo, mahina talaga yan kanina. Pupurug mo na para. Hindi tayo.